Welcome back, mga kaldab. Medyo pasensya na po kayo sa audio natin, mga kaldab. Kung minsan po nawawala, kung minsan malakas, di po ba? Well, ulitin ko, mga kaldab, sa mga bagong statement po na inilabas ngayon ni Ibyang, mga kaldab, patungkol po o mga pabago-bagong statement. Pero bago yan eh, happy Rixari po tayo ngayon, mga kaldab. Alam nyo, mga kaldab, maging kampante lang po tayo. Hanggat may hinahawakan po tayong mga ebidensya at resibo, mga video na kung saan, mga kaldab, sa totoong real life couple mo lang po makikita. Ito po yung kung bakit ako kampanteng kampante, kung bakit po kampante yung mga mamis, mga senyor, na kung saan, mga kaldab, sa kanila lang po natin nakita. Sa dami po kayo, sa dami ng issue ngayon na lumalabas, hindi natin alam kung pumapabor nga po ba sa atin o hindi. Katulad ng pabago-bagong statement ni Ibyang na mali po natin, di po ba, isang beses maglabas sila ng interview na wala na nga pong relasyon si Mr. o si Congressman Espate dahil nga po sa kanyang karir. Baka doon nga po nila tapusin. Pero hindi ko alam, mga kaldab, ha? Hindi ko alam kasi may mga pagkakataon na talagang halatang-halatang pabago-bago yung statement ngayon ni Ibyang. Hindi ko alam kung papabor nga po ba sa atin o hindi. At sa mga nagtatanong, mga kaldab, kung matatapos nga po ba yung sarsuela, tignan na lang po natin. Alam nyo, mga kaldab, sa totoo lang, ang dami po ngayong fake news, ang dami ngayong kumakalat sa social media na talagang nakakalungkot, nakakadismaya, lalo na po sa mga true-blooded Aldab Nation. Pero sabi ko nga po sa inyo, mga ka-Aldab, maging matatag lang, maging kampante, napakarami po talaga na kumbaga masyadong maingay po sa social media. Kaya maging matatag lang po kayo. Ulitin ko, hindi po tayo kokonte. Huwag po kayong maniniwala sa mga kumakalat po na iilan na nga lang po daw yung Aldab Nation. Kumbaga, yung ibang Aldab Nation po, mga Aldab, kampante lang. Kumbaga, naandyan lang yan, nagaantay na dumating yung time o yung punto na darating yung tamang panahon. Po ba yung tipong katulad ngayon, mga Aldab, na medyo umaayo na po yung panahon sa atin, medyo nagkakaroon na ng event-event, nagkakaroon na ng mga pagtitipon, di po ba? Kaya, antay-antay lang, mga kaldab. Who knows, di po ba, na sa pagbabalik ni Tito Sen, may balik yung Aldab. Although, sabihin na natin na maraming Project si Tisoy na hindi talaga siya po pwede makabalik sa Itbulaga. Malamang, live zoom na lang po siguro. Sanay naman po tayo, mga kaldab, sa split screen lang. Pero, at least, mga kaldab, mararamdaman natin yung sigla kung sakasakaling babalik yung Aldab Nation. Po ba yung Aldab sa Itbulaga? Po ba? Wala pong makapag-predict niyan, mga kaldab. Wala pong makapagsasabing wala ng Aldab. Kumbaga, wala ng lab team sila, Mengay. Kumbaga, antay na lang po natin. Huwag po natin masyadong husgahan. At wag po muna nating paniwalaan kung ano po yung kumakalat sa social media. Lalo na po sa Twitter, sa Instagram, sa Facebook. Ang dami po kasi ngayon naglalabasan. At sunod-sunod nga po yung interview ni Ibyang, mga kaldab. Hindi ko alam kung bakit o nagpapakita lang po ba siya ng kumbaga yung tipong nagpaparamdam lang siya na kahit anong oras, kahit anong araw, pwede niyang baguhin lahat ng mga nagawa nila sa isang iglap lang. Di po ba? Tipong gugulatin na lang po tayo. Yung tipong, alam nyo na, di po ba? Kaya nga po sabi ko sa inyo, mga kaldab, kung totoo pong may relasyon, etong sila, Mr. Espate, si Congressman Espate, at si Mengay, hindi na po sila gagawa pa ng mga fake news. Di po ba? Literal. Tapos sinabi pa po niya sa video na gustong-gusto nga po raw ni Mengay na mag house to house. Di po ba?
Malaking malaking sampal po talaga yon. Ako siguro makakaaldab isang mahirap pong ganun, di po ba, na mag house to house ka gayong may anak ka. Hindi mo alam, hindi mo kumbaga yung panahon ng may pandemya pa eh. Di po ba? Kaya yung iba po pag nag house to house talagang totally na may yung sila lang po sila, yung may pahinga po sila, yung tipong hindi sila stress. Si Mengay laging may work. Di po ba may trabaho? Siya na nga po yung may sabi na minsan 2 oras lang daw po yung libre. Tapos pupunta pa siya. Di po ba? Nakakadismay ah. Di po ba? Pero siyempre, kumbaga para lang po bumango sa social media, para lang po masabi na may mga ganun sa social media, eh ginagawa po nila. Sabi ko nga po sa inyo, kakaibang ibyang na po yung nakikita ninyo sa mga video message niya, yung tipong kalmado, kampante, walang awa effect, talagang, kumbaga kakaiba. Yung tipong, kumbaga alam niya na na wagi na sila, na hindi niya na kailangan magdrama, yung normal na lang na salita, kumbaga yung wala ng pa-awa effect, na katulad po ng dati, na kapag ka ini-interview, lalo na po ng mga masabi natin na bayarang reporter, eh talagang nandun yung awa effect. Pero ngayon, makikita nyo na talagang, well, kanya-kanya tayong opinion na kasi ako makakaaldab sa mga, kumbaga updated tayo eh, pagdating sa mga interview ni Ibyang. Kaya hindi nila po pwedeng sabihin, Mr. Destiny, hindi ko naman, parehas lang naman yung interview niya eh, parehas lang naman yung mga mali po yun. Kumbaga, puntahan niyo po yung unang interview niya ni Christy Permin. Pangalawa yung yung kay Ogie Diaz na lang pinaka latest. Tapos sa isang interview niya, tignan niyo yung hindi pa po nagsisimula yung botohan. Doon makikita ninyo, doon mapapanood ninyo. Tapos tignan niyo po yung mukha, yung reaction, yung mga salita. Real talk yan, mga Kaldab. Tapos punta kayo sa channel ko. Tapos sabihin nyo sa akin na hindi totoo lahat ang sinasabi ko. Dahil napanood din nyo. Real talk yan, mga Kaaldab. Ulitin ko, puntahan nyo po. Tapos panoorin nyo. Tapos i-combine nyo ngayon sa mga video na naglalabasan. Na ang laki po talaga ng pagbabago. Well, uulitin ko ulit. Happy Week Sari, mga Kaaldab.